sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. natuwa sa matagumpay na pagbabalik eskwela ng mga Pilipinong estudyante. PBBM tiwala at walang duda sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte sa kagawaran ng edukasyon. Samantala, enrollment sa mga eskwelahan extended. Hataw Balita! Mabilis at maayos na pamamahagi ng education assistance iniutos ni Pangulong Marcos Jr. Hataw Balita! Dagdag muli sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad simula ngayong araw. Hataw Balita! Ika-apat na kaso ng monkeypox sa Pilipinas na itala ng Department of Health. Hataw Balita! Tropical Storm Florita na pananatili ang lakas, landslides at pagbaha sa iba't ibang lugar sa Bicol Region nararanasan mga pag-ulan, asahan din sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hataw Balita! Grupo ng mga artist sa Quezon Province humihiling ng tuloy-tuloy na suporta mula sa lokal na pamahalaan. Hataw Balita! Una sa mga humahataw na balita, ikinatuwa po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang matagumpay na pagbabalik ng mga estudyante sa face-to-face classes matapos ang 2 taon na online at blended learning dahil sa COVID-19 pandemic. Sa kabila nito, ayon sa Pangulo, dahil may banta pa rin ang COVID-19, mahalaga na maipatupad pa rin ang minimum public health standards upang matiyak na nananatiling ligtas sa virus ang mga bata at guro. Wala namang duda si Pangulong Marcos sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Tiwala siyang mabibigyan ng dekalidad na edukasyon ng mga bata sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Hataw Balita! Itinuturing ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na isang malaking tagumpay para sa mga kabataang Pilipino ang muling pagsisimula ng in-person learning ngayong araw. Binigyan diin ng Vice Presidente na nakalatag ang mga safety measures sa mga paaralan para maingatan ang school communities laban sa virus. Narito po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Isang hakbang na buong tapang na ginawa ng Department of Education sa kabila ng mga hamon at takot na dala ng COVID-19 pandemic. Hindi po natin binabaliwala ang mga pangamba na dulot ng pandemya. Dahil diyan, naglatag po tayo ng mga alintuntunin para maiwasan na mahawa ng COVID-19 ang ating mga learners at mga teaching and non-teaching personnel sa paaralan. At katuwang po natin ang Department of Health dito. Iniulat naman ang tagapagsalita ng kagawaran ng edukasyon si Attorney Michael Poa na banayad ang pagbubukas ng klase ngayong taon sa kabila ng ilang hamon dahil sa COVID-19 pandemic. Anya, wala namang ulat ng major incidents na natanggap ang DepEd maliban sa ilang suliranin patungkol sa enrollment. Batay sa ulat ng DepEd, karamihan sa mga natanggap na concerns sa command center ng kagawaran ay natugunan na. Pakinggan po natin ang naging pahayag kahapon ni Attorney Michael Poa. So far, smooth pa po ang opening of our classes. Wala naman pong mga major incidents that was brought to our attention since this morning. At batay po sa datos na nakuha natin sa command center, ang major issues po na tinatalakay nila or nakukuha nila sa command center would be school policies in relation to enrollment. So ano pong ibig sabihin nun? Usually daw po, yung mga galing private schools, nalilipat ng public schools, kung ano yung procedure, kung ano yung pwede i-hold ng private schools, kung makapasok pa ba sila sa public schools kahit na meron silang mga unpaid fees sa private schools. Hataw Balita! Samantala, naniniwala naman si infectious diseases expert Dr. Edsel Salbaña na dapat ituloy ng pamahalaan ang pagpapatupad ng public health emergency sa bansa. Ayon sa infectious diseases expert, bagamat hindi naman siya
nakakakita ng posibleng paglobo ng kaso ng COVID-19 sa pagbabalik ng face-to-face classes, mas mainam na obserbahan pa rin ang magiging epekto ng physical classes. Anya, mahalaga pa rin na matutukan ang pagbabakuna at pagpapabooster laban sa COVID-19 na dagdag proteksyon laban sa virus. Pakinggan po natin ang pahayag ni Dr. Edsel Salbanya. Probably safer to continue the public health emergency habang tinitingnan natin yung epekto ng pagbukas ng classes. I'm actually very encouraged na itong pagbukas natin ng mga klase, mukhang gumagamit naman ng mask yung mga tao, mukhang sinusunod naman yung health protocols. Bagamat we expect some increase dahil syempre there's more people out there. Hindi naman ibig sabihin na syempre na lalaganap talaga ng todo-todo. Hataw Balita. Samantala, umabot po sa 28 milyon ang enrollees ngayong pasukan. Gayunpaman, pinalawig pa ng kagawaran ang pagpapatala para sa mga mag-aaral na nais pang humabol sa pagpapa-enroll kahit nagsimula na ang klase. Ayon kay Attorney Michael Poa, ang mahalaga ay maabot ang 80% ng mga araw ng pasok sa school year 2022-2023. Ito po ang naging pahayag kahapon ng DepEd spokesperson. We will allow late enrollees as per Department Order No. 3, Series of 2018, as long as they will be able to enroll and meet yung 80% of school days as prescribed by this year's schedule. Hataw Balita. Shifting of class schedule at blended learning muna ang estratehiyang ginagawa ng ilang paaralan sa bansa. Ito'y upang matiyak na naipatutupad pa rin ang physical distancing sa mga silid-aralan at hindi magsisiksika ng mga estudyante. Ayon kay Department of Education spokesperson Attorney Michael Poa, sisikapin ang kagawaran ng edukasyon na makapagpatayo ng karagdagang classrooms. Aniya, kasama na rin ito sa budget na hihingi ng kagawaran para sa susunod na taon. Tinitingnan na rin ngayon ng DepEd ang pag-hire ng karagdagang teaching at non-teaching staff upang matugunan ang dami ng mga mag-aaral. Hataw Balita. Nagikot sa ilang eskwelahan si National Capital Region Police Office Director Police Brigadier General Jonel Estomo sa unang araw ng face-to-face classes kahapon. Kabilang sa kanyang pinuntahan ang Batasan National High School at ang Bungad Elementary School sa Quezon City. Bukod sa bahagyang komosyon na nangyari sa labas ng President Corazon Aquino Elementary School kahapon ng umaga dahil sa pagsugod ng ilang militanteng may bitbit na mga tarpaulin na nagpapahayag ng hinaing sa pamahalaan, wala namang naitalang major untoward incident ang pambansang pulisya. Ayon naman kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., tagumpay ang Philippine National Police sa pagbabantay ng seguridad sa unang araw ng school year 2022 to 2023. Magtutuloy-tuloy ang pagbabantay ng mga pulis hanggang sa mga susunod na araw. Pakinggan po natin ang pahayag ng hepe ng pambansang pulisya, si Police General Rodolfo Azurin Jr. sa unang araw ng klase. So far, wala pa naman pong naitatala na kahit anuman pong krimen. And I hope na hindi lamang po ngayong araw na ito, but sa mga susunod na araw. Ang reminder po natin sa ating mga kapulisan is they should be visible near the school campuses. They should be ready to respond to any police assistance needed by anybody within the police vicinity, specifically yung mga estudyante po, yung mga teachers po, at saka yung mga parents po na naghahatid lang na po sa mga bata. Balita. Nagpaalala rin si Police General Azurin sa mga pulis na magsasagawa ng orientation sa mga mag-aaral, guro at magulang patungkol sa iba't ibang estilo ng mga kriminal para maiwasang mabiktima ng masasamang loob ang student population. Bukod sa crime prevention, binabantayan din ng PNP ang pagpapatupad ng minimum public health standard sa mga eskwelahan. At sakali namang mangailangan ng Department of Education ng libreng sakay para sa mga mag-aaral, handa ang pambansang pulisya na magbigay ng assistance sa mga mahihirapan o sa mga walang masasakyan. Ito ang isang bahagi ng pahayag ng hepe ng pambansang pulisya. We have the necessary vehicles to assist po yung ating mga estudyante should they need
our assistance. Kasi oh, baka hindi ho nila kailangan ay makakasama pa ho sa traffic congestion if we are going to deploy po yung mga buses natin. But we will take the queue from the DOTR or from DepEd if they need the assistance of the PNP sa atin pong programa sa libreng sakay. Hataw Balita. Mula sa 500 million pesos na unang inilang pondo para sa education cash assistance for student in crisis o yung mga estudyanteng hirap sa buhay, planong gawing 1 bilyong piso ng Department of Social Welfare and Development ang pondo. Ayon kay Social Welfare Secretary Erwin Pulpo, mayroon ng ilang kongresista at mga senador na nais magdagdag ng pondo para ayudahan ang may hirap na mga estudyante. Narito pong pahayag ng Kalihim. Expecting na mga siguro around 1 billion na sa from 500 magiging 1 billion ho ito. Muli namang humingi ng paumanhin si Secretary Erwin Tulpo kahapon at sinabing naging pagkakamali na binuksan sa lahat ang ayuda para sa mga estudyante. Sa ngayon, ibababa na sa municipal level ang payout ng cash aid. Mga lokal na pamahalaan na ang tutukoy kung saan maaaring ilagay ang mga payout center para sa mas maayos na distribusyon ng ayuda. Narito ang isa pang pahayag ng Kalihim ng DSWD. It was a mess. Yes, it was. Sa liwat kanan po ang batikos. Wala hong tigil. Unfortunately, yung mga taong tutulungan po natin ay siya pong nanguna sa pagbabatikos because we were not able to serve them because nagkulang po tayo, because nagkamali. Yes? Yes, we made a mistake. Yes, I made a mistake. I made a mistake because I opened this educational assistance to everybody. Hataw Balita. Samantala, ipinasa sa uli naman sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programa for Peace na pumila at nabigyan noong Sabado ang nakuha nilang ayuda. Nilinaw ni Secretary Tulfo na hindi nakasama sa education cash assistance ang mga miyembro ng For Peace dahil ang perang natatanggap nila sa gobyerno ay direkta ng tulong para sa mga estudyante. Kung hindi may re-refund, unti-unti na lang kakaltasin ang DSWD sa magiging payout ng For Peace members ang perang kanilang nakuha. Nangako naman si Secretary Tulfo na magiging mas maayos na ang pamamahagi ng payout sa mga susunod pang Sabado hanggang September 24, 2022. Narito po ang paliwanag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Ibabawas po namin sa ipapadala namin po sa kanila. Siguro, baka kung kunwari tumatanggap sila 3,000 every month, babawasan po namin ng 500, sir. Pero every 2 months po kasi ang bigay ng 4-piece, sir. So yung 3,000, makakatang 6,000, siguro babawas po kami ng 1,000 doon para maibalik po sa amin. Hindi naman po biglaan. Hataw Balita. Dumagsa ang mga paseherong mag-aaral sa unang araw ng pagbabalik eskwela gaya ng inasahan ng mga otoridad. Sa pag-iikot ng LTFRB kahapon sa first day of classes, partikular sa Quezon City at sa lungsod ng Maynila, nakita nila ang kawisaan ng mga sasakyan sa daan. Paliwanag ni Regional Director Attorney Zona Tamayo ng LTFRB National Capital Region, nakatulong ang mga itinalagang pulis sa mga pampublikong lugar. Nakita rin nilang napanatili ang pagtupad sa health protocol sa mga pampublikong sasakyan. Narito po naging pahayag ni Attorney Zona Tamayo, ang Regional Director ng NCR LTFRB. Maayos din po dahil based din po sa feedback natin from our operators, kahit po yung mga kabubukas po ng mga rota, nasa daan mo sila at sabi ko nga po ay handa naman sila magsilbi sa ating mga estudyante. So we have sufficient po sa ngayon, this first day, this morning po, sufficient po ating public transportation po for our students. Tinitingnan din ng LTFRB na magdadagdag pa ang mga pampublikong sasakyan sakaling magpatupad na ang lahat ng mga paaralan ng full face-to-face classes sa mga susunod na linggo. Sa kabilang dako, ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority, nakaramdam sila ng mas mabigat na trapiko partikular sa mga school zone. Paliwanag ni MMDA Task Force Special Operations Chief Edison Nebriha,
Dulot ito ng paghatid sundo sa mga mag-aaral, lalo na yung mga gumagamit ng sasakyan. Inasa naman ang mga otoridad na magiging maayos ang daloy ng mga sasakyan sa mga susunod na araw kapag nasanay na ang lahat sa pisikal na pagpasok sa paaralan matapos ang 2 taong online at blended learning ng mga mag-aaral. Ito po ang pahayag ni MMDA Chief of Task Force Special Operations, Edison Nebria. Very unusual kasi sa mga front edge ng school, hindi naman, nung wala tayong klase, hindi naman ganoon ang traffic dito sa area na to, for one. Meron pa mga areas na I was discussing with the QCDPOS and Task Force on Traffic Management nila. Na yun nga, may ang naging critical yung mga school zones dahil doon nagkaroon ng pag-traffic. Hataw Balita. Sa iba pang balita, planong simula ng Senate Finance Committee ang pagtalakay sa proposed 2023 national budget sa September 12. Ayon kay Senator Juan Edgardo Sani Angara, ang chairman ng Senate Committee on Finance, umpisan nila ang pagdinig sa pamamagitan ng briefing kasamang Development and Budget Coordination Committee o DBCC na kinabibilangan ng economic managers ng pamahalaan. Pagkatapos nito, diringgin ang Senate Finance Subcommittees ang budget proposals ng iba't ibang ahensya. Hataw Balita. Naisumite na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang 5.268 trillion pesos na pondo ng bansa para sa susunod na taon. Ayon sa Department of Budget and Management, mas mataas ito ng 4.9% kumpara sa pondo noong 2021. Batay sa pagkakahati-hati ng ilalaang pondo, ang sektor ng edukasyon na makakakuha ng bultong pondo mula sa national budget. Nasa 852.8 billion pesos ang panukalang ilalaan para sa Department of Education. Kasama na rin dito ang pondo para sa Commission on Higher Education, State Universities and Colleges, at Technical Education and Skills Development Authority. Karamihan ng paggagamitan ng pondo ay ang pagbibigay ng tulong at subsidiya para sa edukasyon. Pakinggan po natin si House Speaker Representative Martin Romualdez. Every centavo of the national budget will be spent wisely to implement programs that would save lives, protect communities, and make our economy strong and more agile. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, dapat iprioridad ang sektor ng edukasyon upang mas maging maayos ang pagbabalik ng face-to-face classes. Ilalaan ang pondo para sa pagtatayo ng dagdag na silid-aralan at mga materyales na kailangan sa pagtuturo. Narito naman ang pahayag ng kalihim ng Department of Budget and Management. We will achieve this through the construction of new classrooms and education facilities under the Basic Education Facilities Program with 9.8 billion. And the provision of learning materials through the Flexible Learning Options Program, 19.4 billion. Pumapangalawa naman ang pagpapatayo ng mga infrastruktura kung saan nasa 718.4 billion pesos ang inilang budget. Paliwanag ni DBM Secretary Panandaman, ilan sa mga prioridad na proyekto ang mga linya ng tren, pagpapatayo ng mga tulay at iba pa. Dahil hindi pa rin tapos ang banta ng COVID-19 pandemic, nasa 296.3 billion pesos ang inilaan para sa sektor ng kalusugan. Mayroong pondong nakalaan para sa Universal Healthcare Program at pagsasaayos ng healthcare system ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mas maraming healthcare facilities at mga bakuna at gamot. 197 billion pesos naman ang ilalaan upang taasan ang pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, social pension para sa mga senior citizen at iba pang tulong para sa mga may naghihirap na Pilipino. Hataw Balita. Samantala, tumaas ang pondo ng sektor ng agrikultura sa 184.1 billion pesos. Ayon kay Secretary Pangandaman, pagtutuunan din ang pansin ang sektor ng agrikultura upang masigurong may sapat na pagkain ng bawat Pilipino. Naritong muli ang kalihim ng DBM, si Secretary Pangandaman. The agriculture sector will receive a substantial increase of 39.2%
year on year with a total proposed budget of 184.1 billion for the strengthening of its banner food programs and irrigation services to ensure food security and agricultural productivity. Samantala, tiniyak naman ang mababang kapulungan ng Kongreso na matatapos nila ang deliberasyon sa budget bago mag-adjourn ang sesyon sa October 1. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, nagsagawa na ng mga pre-budget briefing upang mapaghandaan at mapabilis ang pagsusuri ng ipinasang 2023 proposed national budget. Narito po ang pahayag ni House Majority Leader Manix Dalipe. We are prepared for this. We have arranged the teams and we will not also be remiss in our job to scrutinize properly the budget. Pagkatapos ng pitong magkakasunod na linggong rollback sa presyo ng produktong petrolyo, magpapatupad naman ngayon ng price hike ang mga kumpanya ng langis. Epektibo kaninang alas 12:01 ng madaling araw, nagdagdag ng 70 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina ang Caltex Philippines. 2 pesos and 60 centavos naman ang itinaas ng presyo ng diesel, habang 2 pesos and 80 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Sunod na nagpataw ng parehong price hike sa kada litro ng gasolina, diesel at kerosene ang kumpanyang Shell, Petron, Sea Oil at Flying V ngayong alas 6 ng umaga. Ang Uni Oil, Total Philippines, Phoenix Petroleum, Petrogas, PTT Philippines, AT Jetty at Jetty Petroleum naman ay nagdagdag din ng 70 sentimo sa presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, 2 piso at 60 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Magpapatupad din ang parehong pricing increase sa kada litro ng gasolina at diesel ang Clean Fuel simula mamayang alas 4:01 ng hapon. Hataw Balita! Bumaba ng 15% ang mga kaso ng COVID-19 sa National Capital Region itong August 21, 2022 kumpara sa sinundang linggo. Mula sa negative 1% noong August 14, bumaba sa negative 15% ang one-week growth rate ng rehiyon itong August 21. Ang reproduction number na dating 1.11 noong August 11 bumaba sa 1.03 as of August 18. Mula naman sa 16.3% noong August 13, bumaba sa 14.6% ang positivity rate nitong August 20, habang ang average daily attack rate ay kasalukuyang nasa 7.32 sa kada 100,000 populasyon. Nasa 37% naman ang occupancy rate ng mga inilaang kama para sa COVID patients, habang 30% ang sa ICU. Sa kabila ng nakikitang pagbaba ng mga kaso ayon sa OCTA, nananatiling nasa moderate risk ang NCR. Hataw Balita! Tiniyak ng Department of Education na walang mangyayaring bullying sakaling muling ibalik ang Mandatory Reserve Officers Training o ROTC. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa, wala sa kapangyarihan ang kagawaran para magpatupad ang ROTC kundi nasa Kongreso, pero pag-uusapan anya ng DepEd kasama ng Commission on Higher Education at Kongreso ang magiging sistema at detalye ng panukalang batas na ihahain kaugnay sa muling pagpapatupad ng mandatory ROTC. Ito'y nang sa gayon, hindi na maulit ang bullying sakaling muling ibalik ang programa. Ang mandatory ROTC ay kabilang sa mga isinulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation Address. Suportado ito ng DepEd, pero may mga progresibong grupo na laban dito. Ang mandatory ROTC ay inalis noong 2002 kasunod ng pagkakasabatas ng Republic Act 9163 na nagtatag sa National Service Training Program o NSTP. Ito'y matapos masawi ang isang estudyante ng University of Santo Tomas na umano'y pinatay ng kanyang ROTC handlers matapos nitong isawalat ang korupsyon sa ROTC Corps. Hataw Balita! Ilang mga lugar sa Luzon ang nagsuspindi ng klase ngayong araw dahil sa bagyong Florita. Kabilang sa mga lugar na nagsuspindi ng klase ay ang Baguio City at probinsya ng Aurora maliban sa bayan ng Dingalan. Suspendido ang klase mula preschool hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Wala namang pasok ang lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Bawang, La Union at Camarines Sur. Bukod naman sa mga estudyante, kasama
sa walang pasok ang mga empleyado ng gobyerno sa Dagupan City, Ilocos, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Hataw Balita. Pinumpirma ng Department of Health ang ikaapat na kaso ng monkeypox ng Pilipinas. Ang pasyente ay 25 taong gulang na nagpositibo sa virus matapos sumailalim sa RT-PCR test noong August 19. Wala itong travel history sa kahit anumang bansa na nakapagtala ng monkeypox. Hindi na idinetalye ng DOH kung saan ang lokasyon ng ikaapat na kaso. Naka-isolate na ito at kasalukuyang nagsasagawa ang mga otoridad ng investigasyon kung saan nahawa ang pasyente at kung sino-sino ang mga nakasalamuha ng 14 na close contact nito. Sa 14 na close contact, 7 ang naka-quarantine na. Ang isa ay healthcare na kasalukuyang naka-self-monitoring habang ang nalalabi ay bineberipika pa. Ayon sa kagawaran, ang 4 na kaso ng monkeypox sa bansa ay walang relasyon sa isa't isa. Paalala ng DOH, ang monkeypox ay nahihahawa sa skin-to-skin contact. Iba ito sa COVID-19 na isang airborne virus. Hataw Balita! Nagpahayag ng pagkadismaya si Senator Rapi Tulpo sa anyay kakulangan ng aksyon ng Department of Trade and Industry laban sa mga networking scam. Sa naging pagpupulong ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, sinabi ni Tulpo na ang dami niyang natatanggap na reklamo ukol sa mga networking companies na nanloloko ng mga inosenteng tao. Pakinggan po natin si Senator Rapi Tulpo. Ang akin pong question, palagi na iniwas-iwasan po ng DTI, ay ano pong ginagawa ng DTI para ma-regulate itong mga networking company na by the hundreds and even thousands na po ang mga naluloko ang naisahan. And then paulit-ulit pa rin po, hanggang sa ngayon, even while we speak, na meron pa rin po yung mga networking company who's been duping innocent people, letting them know that they're gonna make money out of this. And we've been calling DTI and asking them to investigate, and they're just not doing anything. So DTI, can you answer us today? At least now, hindi nyo na ako pwedeng taguan, hindi nyo na pwede akong iwas-iwasan. Suwestyon ni Tulpo, makipagtulungan ng DTI sa mga pulis at National Bureau of Investigation para matigil na ang ganitong uri ng mga scam. Ayon naman kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, nagsasagawa na ng investigasyon ang kagawaran sa mga multi-level companies na hindi lehitimo. Kinilala rin ng DTI ang suwestyon ng senador. Nangako rin ang kagawaran na lalo silang magsisikap para mapalakas ang consumer education campaign. Hataw Balita! Inihayag ng Department of Budget and Management na hindi kasama ang social pension hike sa mga programa ng pamahalaan na naponduhan sa ilalim ng proposed 2023 national budget. Ayon kay Budget Undersecretary Tina Rose Canda, tapos nang balangkasin ang panukalang budget ng bansa para sa susunod na taon nang mag-lapse bilang batas ang dagdag pensyon sa mga may hirap na senior citizens, kaya't hindi na ito nakasama sa napaglaanan ng pondo. August 2 nang mag-lapse bilang isang ganap na batas ang social pension hike kung saan magiging 1,000 pesos na ang buwan ng pensyon na matatanggap ng mga indigent senior citizens. Batay sa pagtaya ng DBM, nasa 24.5 billion pesos ang pondong kakailanganin para sa programa. Bagamat hindi nakasama sa napondohan sa susunod na taon, nangako naman ng Department of Budget and Management na makikipagtulungan sila sa Kongreso upang matugunan ang dagdag pensyon para sa mga senior citizen. Hataw Balita! Personal na binabantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ipinagutos ng Pangulo sa DSWD na tiyaking maayos at mabilis ang pamamahagi ng education assistance para sa student in crisis. Ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulpo, nais ni President Marcos na maging katulong ang Department of the Interior and Local Government at ang mga lokal na pamahalaan sa pamimigay ng ayuda sa mga mag-aaral. Hataw Balita! Tinitingnan ng Department of Public Works and Highways na magtayo ng disaster-resilient school buildings.
Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, alisunod dito sa mandato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Jr. na magtayo ng mga school buildings na madaling itayo, ngunit matibay at kayang makatagal sa kabila ng mga kalamidad. Sa gitna naman ng kakulangan ng mga classroom na magagamit sa pag-uumpisa ng pasukan, sinabi ni Bunuan na nasa proseso na sila ng paggawa ng mga modular building. Hataw Balita! Nilinaw ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin na ang 72 kaso ng robbery na isinampa laban sa ilang police personnel ay mula July 1, 2016 hanggang July 31, 2022. Ang paglilinaw ni Azurin ay kasunod ng lumabas na ulat na ang 72 kaso ay isinampa sa loob lamang nitong Hulyo. Ayon kay Azurin, kinakailangan itong linawin dahil kung hindi, magiging media fact ito habang buhay. Hataw Balita! Muling nagpaalala ang Department of Public Works and Highways sa mga quarry operators at mga nagmamay-ari ng mga mabibigat na sasakyan sa Central at Northern Luzon na sumunod sa pinatutupad na required load limits upang makaiwas sa abala. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita! Dahil sa mabilis na pagkasira ng mga national roads at mga tulay na dinadaanan ng mga overloaded na sasakyan sa gitnang Luzon, mahigpit na ipatutupad ng Department of Public Works and Highways Central Luzon ang anti-overloading law. Una nang sinimula ng Pampanga Provincial Government ang pagpapatupad ng batas noong August 3 kung saan nasa 2,000 truck na mga haulers at truckers association ang tumalima sa modification process. Nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa mga LGU at iba pang national government agencies upang mahigpit nilang ipatupad ang pagsala sa mga mabibigat na sasakyan sa pamamagitan ng waiting facility at pag-issue ng passes at clearances sa mga truck na sumusunod sa load limit alinsunod sa Republic Act 8794. Una nang ipinagbawal ang pagdaan ng mga truck lampas 33 metric tons sa Candaba Viaduct maging sa Santa Rosa Bridge sa Nueva Ecija. Sa ngayon, minumonitor na ng DPWH Bulacan ang load requirement sa lahat ng mga truck na dumadaan sa Ilog Bacod Bridge sa bayan ng San Miguel. Ilang provincial road sa Nueva Ecija ang nilagyan muna ng road clearance at truck ban ordinance upang maging maayos at maiwasan ang pinsalang maidudulot ng mga dumadaang mabibigat na sasakyan sa mga kalsada. Nagpaalala ang DPWH sa mga truckers sa Northern Luzon na tumalima sa nasabing batas upang makaiwas sa abala. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Nueva Ecija, Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Libreng sakay sa bangkang handog ng Coast Guard Igako Station Island Garden City of Samal para sa mga estudyante. Si Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita! Gamit ang aluminum na bangka ng Coast Guard Station Igacos, Island Garden City of Samal, inihatid ng mga tauhan ng Coast Guard Igacos ang mga bata na sabik na pumasok sa kanilang paaralan sa Tagbay Elementary School, Pigasaan Campus, Barangay Tagbay. Bago makarating sa paaralan ang mga bata, kailangan muna nilang sumakay ng bangka. Galing ang mga estudyante sa mga kalapit barangay sa Sitio Mambago. Ang Pigasaan Elementary School ay may 27 estudyante simula grade 1 hanggang grade 4 na karamihan ay anak ng mga mangingisda. Layunin ng hatid estudyante program ng PCG Samal na matulungan ang mga bata at mga guro na mapadali ang kanilang biyahe papunta sa kanilang paaralan. Namahagi rin ang pagkain ng PCG sa mga batang mag-aaral. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita! Good job ha, sa mga PCG dyan. Tumulong sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa Cordillera ang mahigit 1,000 police personnel na idineploy ng PNP CAR. Wala namang naitalang aberya sa pagbubukas ng face-to-face classes sa Baguio City at probinsya ng Abra. Si Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita! Tiniyak ng Police Regional Office Cordillera na mapananatiling maayos at ligtas ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa rehiyon.
nagsagawa ng patrolling ang mga personnel ng PNP sa mga lugar na malapit sa mga public at private schools, maging sa mga matataong lugar gaya ng mga terminals para makapagbigay ng public assistance. 1,710 police officers ang idineploy ng PROCOR para magsagawa ng pagpapatrolya sa mga public at private schools. And anytime na nagre-request kami, they are around naman, lalo na sa pasukan at paglabas ng mga bata. We would be very happy kung palagi silang nandyan araw-araw, kahit sana sa mga critical hours na ganyan, yung pasukan tsaka yung dismissal ng mga bata natin. Wala namang naitalang aberya sa unang araw ng pasukan sa Baguio City at sa probinsya ng Abra. Ayon sa school principal ng Baguio City National High School na isa sa mga pinakamalalaking secondary school sa lungsod, bagamat naging mahaba ang pila ng mga mag-aaral papasok sa paaralan, wala namang naitalang aberya dahil sa assistance ng mga pulis. Kung na-observe nyo kanina ay parang napakaraming tao dito sa City High as early as 6:30 dahil ang dami nating batang pumasok kahit na 50% lang talaga ang nakaschedule na papasok ngayong unang araw from all grade levels kasi ito. Maayos din ang unang araw ng face-to-face classes sa probinsya ng Abra kung saan mayorya ng mga public schools ay naka full face-to-face classes o full in-person modality. Ayon sa Chief Education Supervisor ng Abra, karamihan sa mga paaralang naapektuhan ng lindol ay nakapagpatayo na ng temporary learning spaces para sa mga mag-aaral. Oo, yun, generally naging maayos naman yung opening ng klase ngayong araw. Ongoing yung monitoring ng mga division personnel sa Oplan Balik Eskwela. And as of now, wala pa naman tayong na-receive na aberya sa pagbubukas ng klase. Para naman sa mga paaralang kulang pa rin sa mga silid-aralan dahil apektado ng pinsala ng lindol, nagsagawa ng shifting o hatian sa schedule ng mga estudyante. Nagkaroon sila ng mga shifting na modality, shifting method to accommodate yung bilang ng estudyante ngayong araw. So parang may group ng student na mag-report ng umaga, then the second half would be reporting in the afternoon para ma-accommodate silang lahat. Sa buwan ng Nobyembre, inaasahang maipatutupad na ang full face-to-face classes sa mga paaralan. Kaya naman, puspusan din ang preparasyon at pagsasaayos ng mga school institutions sa rehiyon na maihanda ang mga silid-aralan na kakailanganin ng mga mag-aaral. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marvin Calas, humahataw! Hataw Balita! Mapayapa ang unang araw ng klase sa Caraga Region. Dinaluhan ito ng libo-libong estudyante at mga guro. Ayon pa sa Police Regional Office 13, walang naitalang kaso ng karahasan sa muling pagbubukas ng klase sa rehiyon. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita! Masayang nagkita-kitang muli sa loob ng paaralan matapos ang mahigit 2 taong distance learning o modular learning system ang mga estudyante rito sa Caraga Region. Iba't ibang paraan ng pag-welcome sa mga estudyante ang ginawa ng mga guro. Ang iba, naglagay pa ng mga lobo sa palibot ng eskwelahan at pinaganda ng gusto ang mga classroom. Sa kabuuan, ang rehiyon ng Caraga ay mayroong mahigit 2,250 na pribado at pampublikong paaralan. Tanging probinsya ng Agusan del Norte at probinsya ng Agusan del Sur ang nakapagpatupad ng full face-to-face classes sa mga paaralan. Pinangunahan ni Regional Director Dr. Maria Gemma Mercado Ledesma ng DepEd Caraga ang opening ng klase sa Badas Elementary School sa Placer, Surigao del Norte. Ang eskwelahang ito ay isa sa mga lubhang naapektuhan ng nakalipas na bagyong Odette. Kaya naman ngayon ay nagpapasalamat ang mga estudyante at mga guro sa Badas Elementary School dahil sa kabila ng pinsalang iniwan ng bagyo ay makapagsasagawa pa rin sila ng face-to-face classes. Kahapon sa unang araw ng balik eskwela, bukod sa mga guro, ay naka-alerto rin ang puwersa ng pulisya sa mga paaralan sa Caraga. Mahigit 110,000 police personnel mula sa 5 probinsya nito ang naatasang magbantay sa nasa 1,600 na mga eskwelahan sa rehiyon. Ibinahagi naman ng Police Regional Office 13 sa pangungunan ni Police Brigadier General Romeo Caramat Jr. na walang naitalang karahasan o violent related incident sa unang araw ng balik eskwela sa mga paaralan sa rehiyon. Nagtakda na rin ang araw ng disinfection ng mga paaralan sa Caraga upang matiyak na ligtas sa banta ng COVID-19 ang mga mag-aaral na papasok. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, Humahataw. Hataw Balita. Nagtalaga ng help desk ang Philippine Coast Guard at ang Philippine Port Authority sa mga pangunahing pantalan bilang bahagi ng Oplan Balik Eskwela 2022 ng Department of Transportation. Si Jerry Galicia, Humahataw. Hataw Balita. Dumagsa ang mga pasahero sa mga pangunahing pantalan sa tatlong isla na Masbate sa pagbubukas ng face-to-face classes. Sa tala ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate, umabot sa mahigit 4,500 ang dumating at mahigit 7,500 ang umalis ng mga pasahero sa 9 na pantalan sa Masbate. Isa lamang si Aling Lani na bibiyay pauwi ng Batangas, pumunta lamang sa Masbate para sa libing ng kanyang magulang. Pinagkakasya ang dalang pera dahil sa taas ng pasahe. Namatay kasi nanay ko. Parang pabalik, mahal yung pamasahe. Kasi nung pumunta kami, 1,000 lang yung pamasahe papunta doon. Hanggang Masbate City. Dito rin kami sumakay. Ay, saan? Tapos ngayon, 2,000 na. Si Aling Rhea pansamantala munang iiwan ang isla ng Masbate upang magtrabaho sa Maynila at humabo sa pasukan kasama ang kanyang mga anak. Nagtrabaho po kami. Ato na po dito yung mga bata ko pa, no? Mahal gani. Napamahal. Requirements po. Ani po, dara ko. Mga ID nila, kagisaman mga papel. Nagtarga naman ang PCG at PPA na help desk sa mga pantalan upang umasiste sa mga individual na bibiyahe. Dumadaan sa mahigpit na seguridad ng Port Police ang mga pasahero na pumapasok sa mga pantalan, partikular sa Masbate City Port. Isinasailalim sa random checking naman ng mga K-9 unit ang bawat bagahe dala ng mga pasahero papasok ng passenger terminal. May X-ray machine din ang PPA na dinadaan ng mga baggage para sa dagdag seguridad upang huwag makapasok ang mga pinagbabawal gaya ng matutulis na bagay, patalim at armas. Nagsasagawa rin mga inspection ang mga kawanin ng Coast Guard sa mga roll-on-roll-off vessel upang matiyak na nakatali ang mga sasakyan sinasakay sa barko. Maging ang tamang bilang ng mga pasahero sumasakay sa sasakyan pandagat ay binibilang upang maiwasan ang overloading na maging sanhi ng disgrasya sa karagatan. Nagsimula ang inilagay na help desk ng PCG at PPA August 15, magtatapos hanggang August 29 na bahagi ng Oplan Balik Eskwela 2022 ng DOTR. Wala pa namang naitatalang anumang untoward incident ang PCG sa mga nakarang araw ng paglalagay ng seguridad at help desk sa pantalan. Kung may anumang katanungan, pwedeng makontak ang PCG sa kanilang hotline 0966-217-9610, 8527-3877 o sa 8527-8481. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, Humahataw. Hataw Balita. Idinaan sa shifting of classes ng isang malaking paaralan sa Davao City ang mga klase dahil sa dami ng mga estudyante ngayong school year 2022-2023. Si Marisol Montaño, Humahataw. Hataw Balita. Nasa 15,700 ang populasyon ng mga mag-aaral ngayon sa Davao City National High School. Ang paaralang may pinakamaraming estudyante sa sekundarya sa lungsod. Ang bilang na ito ay mababa lang ng kaunti kumpara noong school year 2021-2022 na nasa 16,000 estudyante. Sa pagbabalik face-to-face, bagaman madami ang bilang ng estudyante, ginawang shifting ang mga klase sa paaralan. May pang-umaga mula 6:15 a.m. hanggang 12:30 ng tanghali at panghapon naman ng 12:30 hanggang 6:45 p.m. Ayon kay Jed Bete, School Information Officer ng paaralan, malaking tulong ito na hindi magsiksikan ang mga mag-aaral at para maayos na maipatupad ang minimum public health standards. So that's one way of observing the health and safety protocols para divided yung mga estudyante natin, hindi sila magsabay-sabay lahat. Mahigpit na ipinapatupad sa mga mag-aaral at guro ang pagsusuot ng face mask, palaging paghuhugas ng kamay at paglalagay ng health corner sa bawat classroom. They can only remove their face mask if they drink water or if they eat their snacks or their lunch. And advisors are also asked to make sure that there is a health corner in their classroom where alcohol can be accessible and available to our students.
dagdag ng paaralan, bagaman nasa 87 classrooms lang ang junior high, habang 31 naman sa senior high, ang kakulangan sa silid-aralan ay nasolusyonan ng shifting na klase kung saan kayang i-accommodate ang mga mag-aaral. Plano ng paaralan na magdagdag pa ng classrooms ngayong taon. Wala namang naging aberya sa unang araw ng klase. Pabor ng ilang magulang sa ganitong pamamalakad sa Davao City High. Wala man pagkayo kay nakasunod man patanan. Siguro kay first day pa man, makasunod yung tanan ang ginikanan. Gitunga man sumo. Sabot na pud mi sa mga teacher diri. Sabot na lang yun pud mi o sa mga patakaran nila. Wala po na amu. Kay, basta importante, ang among mga anak maka-eskwela diri. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marisol Montaño, humahataw! Hataw Balita! Mahigpit na ipinatutupad ng La Verdad Christian College ang health and safety protocols upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Si Leslie Widem, humahataw! Hataw Balita! Dahil sa walang humpay na pag-ulan dulot ng Tropical Depression Florida, alas 11 ng umaga kahapon, nagpatupad ng suspensyon ng klase sa lahat ng level. Dumagsa ang mga estudyante sa unang araw ng face-to-face classes dito sa La Verdad Christian College, Apalit, Pampanga. Sa pagsisimula ng face-to-face classes, ay mahigpit na ipinatutupad ang health and safety protocols upang maingatan ang mga estudyante at guro na papasok. Medyo mahirap ang adjustment natin ngayon kasi unang-una pinagbawal ko sa mga teachers kumain ng sabay-sabay. Walang magtatabi-tabi, layo-layo kayo at saka wala nang magsasalita. Kumbaga, iwasan na muna yung magsasama-sama kwentuhan habang kumakain kasi ngayon may pandemic, mahirap 'yon, baka pagmulan ng problema. Pati yung mga estudyante natin ngayon, doon lang sila sa classroom nila kakain habang nagtuturo, naka-mask sila. Hanggat maaari, pagkakain na sila, kung magtatanggal talaga ng mask, kakain sila sa classroom. Kinakailangan may maipakitang ID na may barcode para sa login at logout at vaccination card. Bago pumasok sa loob ng building, ay may nakaabang na hand washing area at kinakailangan maghugas muna ng kamay bago pumasok. Pagkatapos nating maghugas ng kamay, ay kinakailangan gumaan muna sila dito sa barcode checking ng ID kung saan naglalagin at naglalagout ang mga estudyante at kinakailangan i-check ang kanilang temperature at kailangan mag-sanitize. Dahil matapos ang dalawang taon na walang physical classes, ay nakaguide naman ang mga teacher sa mga estudyante sa mga dapat nilang gawin. Aabot sa mahigit 2,000 estudyante ang nakapagpa-enroll para sa face-to-face classes. Mukhang nanibago po yung mga bata sa araw na ito. Excited din sila. Mga magulang, may halong kaba. Mas parang naging strict sila ngayon. Tignan mo, nandito lang kami sa labas. Hindi na kami makapasok doon sa loob. Siguro pag-iingat na rin sa mga bata. Okay po yung health protocol nila kasi bago pumasok yung mga bata, pinapa-hand wash muna, tapos sinicheck para maging safe na din po yung mga bata. Ngunit kasalukuyan, nasa ilalim pa rin ang blended learning ang La Verdad. Ibig sabihin, bukod sa face-to-face classes, ay may online classes pa rin. Sa ngayon, lumalabas parang kalahati at 30 sections yung nandito. 50s at 20 section naka-online ngayong kasalukuyan naman para hindi sila maghahalo. Kumbaga, unti-unti natin yung pagbalik ng ganyan sa normal. Hanggang October lang ang inaalaw na mayroong online talaga. By November, 100% face-to-face na. May designated na rooms para sa mga teachers na nagtuturo ng online. May mga estudyante na nakaschedule pumasok tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes at meron namang tuwing Martes at Huwebes. Sa mga classroom, ay mandatory na naka-face mask ang mga bata, pati ang mga guro upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Pinananatili ang social distancing sa bawat silid-aralan. May 15 minutes na break
at sa mga kani-kaniyang silid-aralan lamang kakain. Nag-handwash po kami and syempre po, hindi pa rin naman po nawawala yung COVID-19. So, kailangan po natin sundin yung mga health protocols. So, nag-ano po kami, yung kailangan po natin panatilihin yung ano po, social distancing at least 1 meter apart from each other. Tapos po, pagkatapos po na nag-handwash po and nag-alcohol, nag-check ng temperature. Doon po sa health protocols po nila is okay po sa akin kasi po, kinikip po nila kaming safe kahit po na may COVID po. Iniisip pa din po nila kami mga students po nila para po maiwasan po na magkaroon po kami ng COVID or kahit ano man pong virus na lumapit po sa amin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw! Hataw Balita! Sinuspinde ang unang araw ng pasukan sa buong probinsya ng Albay dahil sa walang humpay na pag-ulan. Isang cargo vessel naman sa Pio Duran, Albay ang lumubog dahil na rin sa malakas na alon-dulot ng habagat. Si Venus Palyes humahataw. Hataw Balita! Dahil sa walang humpay na pag-ulan dulot ng Tropical Depression Florida, alas 11 ng umaga kahapon, nagpatupad ng suspensyon ng klase sa lahat ng level, private at public school man sa probinsya ng Albay. Suspindido ang klase hanggang sa muling maglabas ng abiso ang PDR-RMC ng Albay. Ito ay dahil sa posibleng pagtaas ng tubig baha sa iba't ibang lugar sa probinsya. Nagkaroon naman ng landslide at pagbaha sa ilang bayan sa Albay. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng mga MDR-RMC sa buong probinsya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Legazpi City, Albay, Venus Palyes, humahataw. Hataw Balita! May sapat pang family food packs ang DSWD sa Cagayan Valley para sa mga residenteng posibleng maapektuhan ng paparating na bagyo. Nagpatupad na rin ang suspensyon ng klase at trabaho ang ilang mga bayan doon. Si Robinson Flores humahataw. Hataw Balita! Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Field Office 2 na may sapat na supply ng food and non-food items bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng Tropical Depression Florida sa Cagayan at Isabela. We made sure po na secured po ang ating mga family food packs, ang ating mga food and non-food items po sa ating mga warehouses. Just in case po kailangan ng mga LGUs natin na ng augmentation po para sa magiging epekto ng bagyo. Merong nakahandang 18,582 na family food packs at 5,610 na non-food items. Ayon pa kay Michael Gaspar, may mahigit 8 million pesos na standby funds ang ahensya na maaaring gamitin para sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residenteng posibleng maapektuhan ng bagyo. Meron din po tayong mga raw materials pa po tayo na pwede pong, pag na-ipack na po natin, pwede po siyang magawa up to 5,000 additional family food packs po. Mahigpit naman ng paalala ng mga otoridad sa publiko na maging alerto. Kahapon, sinuspindi ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang klase sa elementarya sa buong probinsya dahil na din sa banta ng bagyong Florida. Sunod-sunod na rin ang pagsuspindi ng mga klase at trabaho sa ilang bayan sa Cagayan tulad ng Baggao, Alcala, Enrile, Lalo, Gonzaga, Solana, Apari at Santa Teresita. Samantala, nakataas naman sa red alert status ang PDR-RMO at lahat ng MDR-RMO sa lalawigan dahil sa paparating na bagyo. Activated na ang incident management team ng lalawigan at pinatututukan ang mga lugar na mabilis bahain. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Robinson Flores, humahataw! Hataw Balita! Nagtawid bangka at lumusong sa tubig baha ang ilang estudyante sa Malolos at Hagonoy sa Bulacan sa pagbabalik ng face-to-face classes sa Bulacan. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita!
Unahan sa pila, pagsakay ng bangka at paghila ng luwid patawid ng ilog para makapasok sa paaralan ang mga estudyante sa Spratly sa Malolos sa unang araw ng face-to-face classes. Ayon sa mga residente, matagal ng problema ng mga estudyante ang pagtawid sa ilog. Matagal na rin silang nagre-request na magkaroon ng tulay, subalit wala pa rin nangyayaring pagbabago. Naghihila pa po, makarating lang ang paaralan ng atlas. Kahit po delikado, tuloy pa rin po yung pagkakas. Kapag mamaya may malunod or di sanay lamang kayo na naghihitak dito, malunod na lang po nang walang nakakakita. Malilate po talaga pag walang bangka, lalo pag walang tumatawid. Kasi po eh, antayin pa po yung bangka para po makatawid pa po ng kalsada para makapasok ng eskwela. Eh pag wala pong bangka, minsan po di na po pumapasok. Dahil nga po hindi na nakakatawid, nalilit na ng sobra, nakakagalita na po ng teacher. Maganda po kung may tuloy, eh, ala nga pong maraming pong nangangako pero di naman po natutupad na nagagawa dito sa amin. Hanggang tuod naman ang baha na sumalubong sa mga mag-aaral sa Bagna Elementary School sa Malolos at Romana Estrellana High School Porok 2 sa Santo Rosario sa Agunoy. Upang makaiwas sa baha, ang ibang mag-aaral pinapasa ng kanilang mga magulang at ng kapwa mag-aaral. Kaya po kami na-late ngayon kasi po ba talaga po sa bahay. Hanggang 20 po. Tapos mamahirap din pong lumakad, siyempre baha. Kahit pa mahirap pag-bitbit, talagang pagtsatsagaan po talaga natin dalhin ng bata sa school. Una mga nakakaawin ng mga estudyante, saka yung seguridad, baka mamaya may mga madulas, gano'n. Sana ano, magkaroon tayo ng ticket para hindi na pumapasok yung baha dito sa ano, sa loob. Karoon ng ticket sa bawat ilog. Ay naman sa DepEd Bulacan Division Chief Supervisor Senya Mostoles, nasa 600,000 mag-aaral ang pumasok sa unang araw ng klase sa Bulacan, pang 2.6 milyon namang estudyante sa buong Region 3. Naging maayos naman ang kalagayan ng mga kabataan sa kanilang unang araw ng klase, lalo't mas gusto ng mga magulang na may guro na nagtuturo sa kanilang mga anak. Mas maganda talaga yung face-to-face para talagang may interaction between the teacher at saka yung students. Mas madaling matuto kasi pag face-to-face kaysa yung sa online. Ilan naman sa mga na-encounter na problema ng mga estudyante ay ang paghahanap nila ng classroom. Kulang na upuan at room sa malalaking paaralan. Ang nagpo-provide po sa atin ng pondo para dito ay ang ating local school board sa pamamagitan ng ating special education fund. Subalit, depende lang ito kung gaano kalaki naman ang ating pondo na nandiyan available. Kulang ang pondo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng bagyong Florita, nakaranas ng mga landslides at pagbaha sa iba't ibang lugar sa Bicol Region. Para sa detalye ng balitang yan, makibalita po tayo kay Brian Baldarahe, humahataw live. Brian, saan-saang lugar dyan sa Bicol ang nakaranas ng mga pagbaha at landslides at may bilang na ba ng mga apektadong pamilya na inilabas ang mga ahensya ng gobyerno, Brian? Amigo, sa ngayon wala pang inilalabas na detalyadong bilang ang Office of the Civil Defense Region 5 kung ilan ba talagang pamilya ang naapektuhan nga nitong bagyong Florita. At kahapon nga, amigo, nakapagtala ng ilang mga landslides sa probinsya ng Albay at pagbaha naman sa probinsya ng Sorsogon at Albay pa rin. Simula pa kahapon, amigo, ng umaga, walang tigil na ang pag-ulan sa buong Kambikulan dala ng bagyong Florita. Kaya naman ilang lugar sa rehiyon ang nakaranas ng mga pagbuho ng lupa o mga landslide. Sa Albay, nagkaroon ng landslide sa Barangay Baragwis, Legazpi City, kung saan dalawang bahay ang naapektuhan nito. Ayon sa mga residente rito, wala namang nasaktan sa nasabing pagbuho ng lupa. Amigo, dalawang minor landslide naman ang naitala din sa bayan ng Ginubatan at siyudad ng Ligao sa probinsya pa rin ng Albay. Kaugnay nito, nagdulot din ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa Bicol ang tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng bagyong Florita. Ayon sa huling ulat na inilabas ng Office of the Civil Defense Region 5, 16 na lugar mula sa probinsya ng Albay at Camarines Sur
ang nakaranas ng pagtaas ng tubig baha. Hindi naman madaanan, amigo, ang ilang mga kalsada dahil sa pagtaas ng tubig sa spillway sa Barangay San Roque, Nabua, Camarines Sur at Barangay Katamlangan sa probinsya ng Sorsogon. Dalawa naman ang nakansilang biyahe ng eroplano kahapon sa Legazpi City, dulot pa rin ito ng bagyong Florida. Amigo, suspindido na ngayong araw ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa probinsya, sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur at Camarines Norte. Amigo, itinaas kagabi ng Office of the Civil Defense Region 5 ang Red Alert status sa buong Kabikulan dahil nga dito sa bagyong Florida. Ito'y upang magkaroon ng mabilis na koordinasyon ang lahat ng Municipal Risk Disaster Risk Reduction Office para sa mga advisories na ilalabas ng ahensya sa mga susunod na oras. Amigo. Ryan, kamusta naman ang lagay ng panahon ngayon dyan sa lugar mo? Sa ngayon, amigo, particular dito sa Camarines Norte, nakararanas na lamang ng mahinang pag-ulan at mga pag-ambon. At minsan lumalakas din ito, amigo, at nagbubuhos pa rin ng malakas na pag-ulan. May mga pagbugso ng hangin din, amigo, minsan. At kumpara kahapon, amigo, medyo humina na ito ngayong araw. Brian, isa na lang, ano? Yung Bicol kasi taon-taon talagang dinadaanan niya ng bagyo. Eh ngayong pasukan na nga at ginagamit na itong mga eskwelahan na dati rin ginagamit bilang evacuation center, eh meron bang ibang paglulugaran o pagdadalhaan ng mga evacuees sakali na lumala itong sama ng panahon? Oo, amigo. Sa ngayon nga, ito ang isa sa pinoproblema ng ating mga lokal na pamahalaan dito sa Bicol dahil karamihan talaga sa ginagamit na evacuation center tuwing sasapit, ang lalo na ang pagbuwan ng bare months ay ang ating mga paaralan o yung mga eskwelahan kung saan ito ang tinatakbuhan ng ating mga kababayan, lalo na pag nagkakaroon tayo ng forced evacuation dito po sa Bicol region. Kaya ngayon pa lang, amigo, ang ibang mga lokal na pamahalaan ay naghahanda na rin, particular dyan sa Catanduanes, ng mga paglulugaran kung sakaling may tatama pa nga at may tatama na nga ng mga bagyo, lalo na ngayong parating ng mga buwan, amigo. Alright, maraming salamat, Brian Baldarahe, nag-uulat ng live mula sa Daet, Camarines Norte. Hataw Balita! Ayon sa Tropical Cyclone Bulletin No. 10 ng PAGASA na inisyo kani-kaninang alas 5 ng madaling araw, lumakas na at naging severe tropical storm na si Florita. Ang direksyon nito ay patungong Isabela, Cagayan area. Ayon sa datos ng Daet Doppler Weather Radar, ay partikular na nasa 120 kilometers east-northeast ng kasiguran Aurora ito. Ang maximum sustained winds ng severe tropical storm Florita ay nasa 95 kilometers per hour at pagbugsong 115 kilometers per hour. Tropical cyclone wind signal number 3 na sa northern at eastern portion ng mainland Cagayan. Kabilang po dyan ang Santa Prasedes, Claveria, Sanchez Mira, Pamplona, Abulog, Balesteros, Lalo o Bagao, Peña Blanca, Gataran, Apari, Camalanyugan, Bugey, Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita at sa eastern portion naman ng Isabela kasama ang Makunakon, Dibilakan at Palanan. Ingat kasang bahay dahil ayon sa PAGASA, posible ang mapanganib na pag-ihip ng hangin sa mga lugar na napanggit. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman po sa iba pang bahagi ng Cagayan, Babuyan Islands, rest of Isabela, Quirino, eastern and central portions ng Nueva Vizcaya, Cayapa, Ambagyo, Solano, Villaverde, Bagabag, Jadi, Quezon, Bayumbong, Bambang, Aritao, Dupax del Sur, Dupax del Norte, Casibo, Alfonso, Castañeda, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Northern portion of Benguet, Bakun, Kibungan, Bugyas, Cabayan, Mankayan, Bukod, Atok, Ilocos Norte, Ilocos Sur. At sa northern and central portions ng Aurora, Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipaculao, Baler at Maria Aurora. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman po sa Batanes, rest of Nueva Vizcaya, rest of Benguet, La Union, Pangasinan, eastern portion of Tarlac, San Clemente, Camiling, Moncada, San Manuel, Anao, Santa Ignacia, Gerona, Paniki, Ramos, Pura, Victoria, La Paz, City of Tarlac, Concepcion, Nueva Ecija, rest of Aurora. Eastern portion of Pampanga, Magalang, Araya, Candaba.
eastern portion of Bulacan, San Ildefonso, San Miguel, Doña Remedios, Trinidad, San Rafael, Angat, Norsegaray, City of San Jose del Monte. Eastern portion naman ng Rizal, sa Rodriguez, San Mateo, City of Antipolo, Tanay, Baras. Northern portion of Quezon, General Nacar, Infanta, Real, Mauban, Perez, Alabat, Quezon, Calawag, Polillo Islands. Northern portion of Laguna, Santa Maria, Pami, Siniluan, Pangil, Pakil, Paete. Camarines Norte, muli, ingat kasang bahay. Magdala po ng payong at pananggalang sa ulan kung lalabas po ng bahay. O kaya po, manatili na lamang sa inyong mga tahanan, lalo na ang mga bata. At huwag po nating kalimutang manalangin sa Diyos na siya nating sanggalang sa anumang panahon. Ating laging tandaan sa bawat araw na masisilayan, tayo ay magpasalamat sa Diyos na may lalangin. Ayan, kaya ingat-ingat po mga kasambahay at atin ninya, tayo ay nananawagan o nag-aanyayang muli sa ating mga kababayan para po sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 12 na po tayo, mamaya pong muli alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa 1 Korinto Kapitulo 9, talatang 26. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-23 sa buwan ng Agosto 2022. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan at lagi po sana nating tandaan sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Samahan niyo po sana kaming muli bukas kung loloobin po ng Panginoon. Salamat po sa Diyos.